tandaan po natin na ang utang ay dapat bayaran. Ngunit kung hindi nyo na po kayang magbayad, atin pong kausapin sana ang mga credit card companies para magkaroon po tayo ng tinatawag na restructuring of payments para maibsan ang inyong monthly na paghulog at masettle din ultimately ang inyong mga utang. Pero huwag po tayong magpapadala sa kanilang mga pananakot tulad ng mga naririnig natin. Napupuntahan daw ang inyong mga bahay para kunin ang inyong mga gamit at ipinagkakalat pa ang inyong mga pagkakautang sa inyong place of business, place of employment at mga kaibigan. Ito pong mga bagay na ito ay ipinagbabawal ng batas. Ang pwede pong gawin ng credit card company ay ihabla kayo. Padalang kayo ng demand letter. Pag hindi po kayo nakabayad, magpupunta po sila sa husgado upang magkaso. Padadalang kayo ng summons ng husgado para sagutin ang kanilang demanda. Pagkatapos lamang po ng trial at sila po ang nanalo, tsaka lang po magkakaroon ng authority ang credit card company na kunin ang inyong mga ari-arian. Kapag hindi po ganito ang proseso, maaari po kayong magreklamo sa Bangko Sentral o sa National Privacy Commission, as the case may be. Kapag pinagkakalat po ng credit card company ang inyong mga datos o pagkakautang sa ibang tao, maaari po kayong pumunta sa National Privacy Commission. Kapag naman po gumagamit sila ng mga pananakot or harassment, pwede po kayong dumulog sa Bangko Sentral.